Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may C5. Iba't ibang mga bagong business district ang itinatayo dito sa ngayon. Isa sa mga unang mega project ang naitayo na dito ang Eastwood City. Fully developed na at tapos na nga ang Eastwood, kaya dito naman tayo sa mga bagong proyekto na ginagawa dito sa may C5 corridor, ang next BGC in terms of development. Una nating pupuntahan ang Parklinks, ang pinakabagong business district ng Ayala dito sa Pasig at Quezon City. Magbibigay din tayo ng update sa Bridgetown, isa namang bagong development ng Robinsons na katabi lang ng Parklinks. Ang Eastwood City naman ay development ng Mega World. May isa pang development ang Mega World dito sa C5, ang Arcovia City. Dito sa kahabaan ng C5, makikita natin itong napakalaking signage ng Parklinks, isang joint venture project ng Ayala Land at Eaton Properties. So ayan guys, nandito na tayo sa loob ng Parklinks. Nagsisimula pa lang ang Parklinks sa mga proyekto na ginagawa nila dito. Dalawang high-rise residential building ang tinatayo dito ngayon, ang Parklinks North at South Tower. Napakalaki mga proyekto ang ginagawa ngayon dito sa C5 corridor, at sa susunod na taon madadagdagan pa ang mga development dito. Isang iconic bridge ang itinayo dito, ang Parklinks Bridge na may malaking arko. Ito yung nagko-connect sa dalawang areas na sakop ng Parklinks. Dito sa side na to na bahagi ng Quezon City, at sa kabila naman ang mas malawak na area na sakop naman ng Pasig. Mula nang matapos ang bagong Parklinks Bridge, naging landmark na ito at bagong tourist attraction. Ito ay isang uri ng cable-stayed bridge na may malaking arko, may malawak din na sidewalk sa magkabilang side ng tulay. Ito naman ang Marikina River na nasa gitna ng mga bagong development. Mas nauna na nga nagsimula ng development ang Bridgetown ng Robinsons. Ayan nga, makikita naman natin may mga ilang buildings na nakatayo dyan. Pati na ang bagong landmark at tourist attraction, ang The Victor Statue. Mamaya pupuntahan natin yan. Sa ngayon, nagsisimula pa lang ang development dito sa Parklinks. Dito sa kabilang side naman ng river, ang The Latisse. Bagong residential condominium din yan. Mas marami pa ang mga bagong development ang itatayo dito sa mga susunod na taon. Malawak din yung area na to na i-develop pa ng Ayala mula dyan hanggang doon sa kabilang side. Five to 10 years from now, ibang-iba na ang magiging itsura dito sa Parklinks. Isang bagong syudad na fully developed na.
mas unang itinatayo ng Ayala ang mga luxury residential condominiums bago pa ang iba pa mga project katulad ng mga office buildings at shopping mall. Doon naman sa unahan ang Bridgetown na development ng Robinsons, halos fully developed na dito sa right side. Katulad sa Park Links, meron ding tulay na nagdudugtong sa dalawang bahagi ng Bridgetown. Kakaiba din yung design ng tulay dyan sa Bridgetown. Parang dragon or snake ang design nito. Dalawang residential buildings na ang itinatayo ngayon dyan sa Bridgetown East. Kitang-kita pala dito sa Park Links ang skyline ng Ortigas Center. Dito sa bungad ng Park Links, merong isang napakalawak na area. Dito naman itatayo ang Ayala Mall's Park Links, ang isa sa pinakamalaking Ayala Mall na itatayo sa Metro Manila. Pero sa ngayon, hindi pa nagsisimula ang bagong shopping mall na itatayo dito. Baka next year, sisimulan na yan. Sa future, ang C5 ay magiging parang EDSA na rin, punong-puno na ito ng mga condo, office buildings at mga shopping mall. Dito naman tayo sa Bridgetown, ang development ng Robinsons. Ito na ngayon ang bagong Opus Mall, isang upscale mall ng Robinsons dito sa Bridgetown. Matatapos na rin ang bagong mall na ito at malapit na ang opening. Dalawang office building naman ang tinatayo dito sa kabila na malapit na rin matapos. Andito na tayo sa bagong tulay sa Bridgetown. Makikita naman natin dito sa magkabilang side ng tulay ang disenyo na inilagay nila dito na parang skeleton ng isang ahas o di kaya dragon. Sa ngayon, parang tapos na ang ginawang design sa magkabilang side ng tulay. Tinanggal na yung mga scaffolding dito. Isa pang bagong mega project dito sa Bridgetown ang nagsisimula na rin na itayo ngayon, ang Haraya Residences. Ito naman ang view mula dito sa tulay sa Bridgetown at doon nga sa kabila ang Park Links Bridge kung saan tayo nakatayo kanina. Magkatabi lang ang dalawang mega project dito ng mga bagong business district ng Robinsons at Ayala.
Dito naman sa kabila ang Bridgetown West na halos fully developed na. Nandito ang Opus Mall at isang bagong 5-star hotel na connected dito sa mall. Nasa magkabilang side ng mall ang mga office buildings. Ito naman ang Villares Residences, isang luxury residential building. At ito na ngayon, nagsisimula na ang isa pang bagong mega project, ang Haraya Residences. Ang itatayo dito ay 2-tower ultra-luxury residential building na joint venture project ng Robinsons at Shangri-La. May commercial center din sa baba ng Haraya. At nandito na nga tayo sa pinakabagong landmark dito sa Bridgetown, ang The Victor Statue. Malapit nang matapos ang dalawang residential buildings na tinatayo dito, ang Villares Residences at ang Cirrus Residences. Standing proud naman dito ang bagong The Victor Statue na may taas na 60 meters high. Ito ay isang lighting art installation. Iba't iba ang reaksyon ng mga viewers natin dito sa The Victor Statue. Merong nagsasabi na napakaganda nito at meron naman nagsasabi na boring daw. Kung ako ang tatanungin, parang own version natin ito ng Colossus of Rhodes, isa sa mga 7 wonders ng ancient world. Wow, may bago na namang ginagawa ngayon dito sa kabilang side ng Bridgetown. Merong ina-assemble dito na parang roof. Siguro isang pavilion ang itatayo dyan. Abangan pa natin sa mga susunod na update kung ano itong ina-assemble dito sa Bridgetown East. Doon naman sa unahan, meron namang bagong building na tinatayo. Magkakaroon din ng commercial center dito sa baba ng Villares Residences. Malawak pa yung area dito na i-develop pa ng Robinsons sa mga susunod na taon. Wow, eto na ngayon ang bagong obstacle park. Kung mahilig kayo sa fitness at extreme sports, pwede na kayo pumunta dito sa obstacle course. Dito naman sa gitna ng Bridgetown East ang bagong football field. Tapos na ang bagong football pitch na itinayo dito at pwede na magkaroon dito ng iba't iba mga football games at pwede na ring training ground. Doon sa kabilang side ng river ang Bridgetown West na fully developed na sa ngayon.
Isang bagong food park at night market ang binuksan naman dito sa gitna ng Bridgetown. Buhay na pala ngayon dito sa Bridgetown sa gabi. Pwede na kayong pumasyal dito. Ang Mercato Central nga pala ang nagbukas ng night market at food park. May mga designated din na mga tables at chairs para sa mga bibili dito sa night market at food park. Anong masasabi nyo dito sa mga bagong development sa C5 Corridor, ang Parklinks at Bridgetown? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!